this is Ma'am Edith. So, for today, ay ipapakita ko sa inyo yung aming sliding door para magbigay ng konting idea kung paano kayo makakagawa ng sliding door na on budget. Siyempre, pag malinid ang bahay, kailangan na din mag-isip ng paano tayo mas makakapag-save ng space. At magandang sliding door para sa mga small spaces na katulad natin. Tulad ng bahay ko pala. Paano guys? Mag-intro muna tayo. Ayan mga kamam. So, yun yung aming sliding door. Ayan. Ayan siya. Lalayo lang ako para makita niyo yung sliding door namin. Ayan. Ayan. Kung makikita niyo, puti lang yung sliding door namin. Kasi talagang puti lang talaga siya. And then, papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit naming railings. Railings para dun sa sliding door. Eto sa baba, ang ginamit namin ay channel. Ayan. Channel yung ginagamit dyan sa paggawa ng kisame. Yan. Yan lang yung ginamit namin nilinis ng aming sliding door. Tapos to, plywood lang to, yung pinaka sliding door. Tapos yung pinaka frame niya ay gumamit lang kami ng tubular na 1x1 nasa loob. I-insert ko kung paano ginawa yung pinaka pintuan. So, eto naman, itong handle ng sliding door namin, ay binili ko lang to sa Lazada. Ayan, may pag-gold tayo dyan. Ayan. And then, hindi ako bumili ng pinaka-railings dito sa taas ng sliding door namin kasi mahal. Pag bumili ka kasi, mababa na yung 5,000, 7,000, ayun yung kompleto. At yun yung merong railings, tapos merong pwedeng pagtusukan doon. Pero kami, ang ginamit lang namin ay angle bar na dalawa, na 1x1, na pinagsama lang siya. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Na winelding lang yan. Ayan. Ayan sa taas. Tapos to ay angle bar din yan na kinapit lang sa taas. Screw. Tapos, yan. Screw, mga naka-screw lang yan. Tapos, hindi na kami gumamit ng kung ano-ano pa rito. Kasi makakapag-slide siya dyan. Kahit na walang, parang, ginagamit. Basta yung ginagamit sa ano. So, magkano lang yan. Then, ayan. Kung makikita nyo, napaka-simple lang ng aming sliding door. Ayan. Kung iniisip nyo kung mahirap siyang buksan, hindi naman. Kasi madali lang siyang buksan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Madali lang siyang buksan. Hindi siya mahirap buksan. So, ayan. Napaka-easy niya lang buksan. Tapos, pininturahan lang namin yan. Pininturahan ko lang yan ng gold para mas gumanda at bumagay. Bumagay dun sa handle. Yan. Kita niyo, guys. Yan. Ganyan. Ganyan lang kasimple at murang-mura lang yung nagastos namin dyan. Napaka-simple lang nung sliding door namin. So, mababa lang yung nagastos ko doon. Kasi ano lang yun eh. Hindi na ako bumili ng mga railings para sa sliding, ganun. Kasi masyadong mahal. Kasi natumingin ako sa Lazada, meron pag tagpa 5K, 7,000, yung mga 7,000 kumpleto na yun. Babataas, meron na siya. Ang problema, mabigat masyado. So, dahil nga natitipid tayo, on budget lagi yung bahay natin para matapos ang budget. So, yun. Ginawa namin ng paraan kung paano kami makakatipid sa railing. So, subukan nyo din sa mga bahay nyo kung gusto nyong mag-sliding door sa bahay nyo na hindi kayo masyadong gagastos ng malaki na on budget lang.
Madali lang kasi siya. Engel bar lang na pinagdikit yun, nagagamit ang welding. So, tapos, channel lang, pinakadaanan, yun yung gagawin mong reeling. So, paano guys? Thanks for watching, and kung nagustuhan niyo po yung video ko, please like, and comment kayo kung meron kayong gustong itanong o meron kayong gustong isuggest. Share nyo na rin para po maraming makapanood pa ng video ko. And thank you so much. At sa mga bago po sa channel ko, please subscribe and push nyo na rin po yung bell button para lagi kayong update sa mga bago kong video. And once again, thank you everyone and Merry Christmas!